Hi everyone! Welcome back to Mr. Warren G. Channel. Sa sandaling ito ay malapit ng hatulan ng kamatayan si Ace na may proteksyon ng Shichibukai at tatlong Navy Admirals. Si Sengoku ang nagpahayag sa mundo na si Ace ay anak ng Haring Pirata na si Gold Roger na yumanig sa buong mundo. Naalala ni Garp ang panahon na ipinagkatiwala sa kanya ni Gold Roger si Ace para sa pagpapalaki ng biglang lumitaw ang mga barkong pirata at ang Whitebeard Pirate. At lumitaw sa gitna ng digmaan na nagpasindak sa lahat ng mga sundalo ng Navy dahil lahat ng mga kapitan ng barko kabilang si Whitebeard ay nandito. At dahan-dahang humakbang palabas ng barko si Whitebeard. It's been a while, Sengoku. Nainip ka ba sa pag-aantay? Ace, bakit pumunta pa kayo dito? Whitebeard, pumunta kami dito para iligtas ka, Ace. Dahil tayo ay isang pamilya. At ang pangalan Moria ay nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. At si Whitebeard ay agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga shockwave na nagdulot ng dalawang malalaking alon na kayang palubugin ang buong armada na nagpasindak sa lahat ng mga sundalo ng Navy at biglang napaihi. Si Iokiji ay tumalon at nag-freeze ang dalawang tidal waves at si Whitebeard ay naghagis ng suntok bilang ganti na naging sanhi ng kalahati. Nang mukha ni Iokiji ay nabasag at nahulog at nagsansi pagyelo sa buong dagat. At nagpatuloy pa na ang Whitebeard crew ay nagsimulang maglunsad ng kanilang mga pag-atake at kaya nagsimula ang labanan. At biglang humakbang pasulong si Mihawk upang subukan ang distansya sa pagitan niya at ni Whitebeard at inilabas niya ang kanyang itim na espada na isa sa pinakamalakas na espada sa mundo. At tinamaan si Whitebeard ngunit si Kapitan Joshua ng ikatlong division ay tumalon upang harangin ang pag-atake. Lumalabas na mayroon siyang isang brilyanteng katawan. Sa puntong ito ay nais din ni Admiral Kizaru na makipaglaban kay Whitebeard kaya ginamit niya ang kanyang para sa lakayin siya. Ngunit agad na humarang si Marco sa pag-atake dahil sa pagkain niya ang mythical zone na Devil Fruit, hindi ito naging hadlang sa kanya. At nag-transform si Marco bilang isang phoenix at naglunsad ng isang direktang pag-atake sa mukha ni Kizaru. Ngunit ganun pa man ay hindi siya nabigo nang utusan niya ang kanyang napakalaking hukbo na salakayin si Josuea. Hinayaan ang isang napakalaking blok ng yelo at ihagis sa kanila. Sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Admiral Akainu ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang magmahal. Fist up ang sirain ang nakaharang ng yelo at nag-apoy sa buong larangan ng digmaan. Isang piraso ang nahulog malapit kay Whitebeard. At hinarangan lang niya ito ng marahan at hinipan ang malamig na simoy ng hangin upang patayin ang apoy nang makitang at ang nakikipaglaban. At si Kobe ay natakot at naihi sa kanyang pantalon nang biglang may lumapit na higante. Nadeterminado iligtas si Ace habang ang mga sundalo ng Navy ay patuloy na nagpapaputok ng mga kanyon ngunit hindi man lang siya tinablan nito. At pinuhat niya ang isang barko at inihagis ito patungo sa mga higanteng puwersa ng kaaway. Ngunit sa kabila nito ay patuloy ang pagharang ng hukbong dagat. Para kay Boa Hancock, nag-iisip siya kung kanino pa panig, kung sa mga pirata ba o sa mga Navy. Dahil sa puso niya ay si Luffy lang. At biglang tumayo si Kuma para harapin ang mga pinto. At ginawa ang hangin na parang oso at itinapon dito kay Ors na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na labis na ikinasugat ni Ors. Sa sandaling ito ay naaalala ni Ors ang samahan nila ni Ace. Nang bigyan siya ng sombrero para protektahan siya mula sa araw, kaya nagpatuloy si Ors sa pagsugod. Nang hindi inaasahang pinutoy ni Don Flamingo ang isa niyang paa
at ginamit ni Moria ang anino niya para salakayin siya dahilan para bumagsak si Oz bago umabot kay Ace. Nang biglang lumitaw si Whitebeard at naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Nahuli ang mga auras at itinapon siya sa tabi. Bagamat ang malungkot na si Whitebeard ay hindi kayang hayaan na isakripisyo ni or ang kanyang sarili, ay inutusan niya ang lahat na sumugod patungo kay Orc.